Lumaki nga na naman ng ulo neto ni Dillon Brooks matapos ng kanyang kontrata sa Rockets. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ngang pag-amin ni Marcus Smart ng kanyang reaksyon matapos siyang i-trade ng Celtics. Well, natanong kasi siya mga idol kung naiyak ba nga daw siya nang mabalitaan niyang trade. At kanyang sinabi, yes nga daw, I have cried nang dahil meron nga daw siyang special relationships sa mga tao doon sa team ng Boston Celtics. I grew up nga daw with Jaylen Brown, pati na rin kay Tatum, at pati na rin daw si Al Horford. At nang pumanaw nga daw ang kanyang nanay ay nandun itong kanyang mga teammates para sa kanya. Kaya naman hindi na napigilan ni Marcus Smart na maging emosyonal nang i-trade nga siya ng team ng Boston Celtics papunta sa Memphis Grizzlies. And talaga naman mga idol, ang mga Celtics fans ay disappointed nga sa trade na ito. At inakala nga rin ni Marcus Smart mga idol na he will retire as a Boston Celtics. Pero nasampal nga ng katotohanan itong si Smart mga idol na NBA is a business at gagawin nga ng isang NBA team what's best for them. Kaya nga nakikita natin ang ibang mga players na kung anong gusto nila ay yun ang nasusunod. Dahil alam nila mga idol on the other side kung ano ang gusto ng mga NBA teams ay yun din ang masusunod. So another situation na naman sa atin mga idol, parang another Derrick Rose situation nung tinrade nga ng Bulls etong si D. Rose. Anyways, atin na ngang pag-usapan eto nga si Dillon Brooks. Ngayon nga ay lumabas na siya mga idol na greaser face itong si Brooks matapos nga ng kanilang pagkatalo sa Lakers na itong nakaraang playoffs. At matapos nga rin siyang mag-sign ng 4-year 86 million na pwede pang umabot sa 90 million na kanyang kontrata sa team ng Rockets na talaga namang nagpagulat sa napakaraming NBA fans. Nang matanong nga siya mga idol about sa selection niya sa second team All-NBA pagdating sa depensa, ay sinabi ni Dillon Brooks na I know every single night guys are thinking about me. It's in their mind before the game even starts. At kung tatagalogin nga natin itong payag ni Brooks, ito ang lalabas dyan mga idol. Alam kong gabi-gabi ang aking mga kalaban ay iniisip ako. Nasa utak nila ako bago pa mag-umpisa ang aming laban. So di ba mga idol, ang angas ng dating na naman ni Dillon Brooks mga idol, parang hindi natuto na itong nakaraang series lang nila laban sa team ng LA Lakers kung saan talaga namang na-humble nga siya matapos nga ng hindi ganyang magandang performance, and then mga idol niluto pa ng Lakers players at particularly si LeBron James. So mukha nga mga idol na embedded na, nakatanim, nakabaon na nga sa katawan ni Dillon Brooks ang pag-aangas. Every time na may pagkakataon siya mga idol ay kanya nga ginagawa ito. At kahit nga medyo napaya na siya na itong nakaraan ay hindi yun magpipigil sa kanya para nga patuloy niyang i-play ang role ng pagiging maangas sa NBA. Pero nga mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano bang opinion nyo dito sa naging payag ni Dillon Brooks sa kanyang pag-aangas na naman? At ano sa tingin nyo ang dapat nating expect dito nga kay Dillon Brooks sa kanyang bagong team na Rockets? Sa tingin nyo ba'y mag-i-improve na nga siya mga idol at magsa-shine sa kanyang new team? Komento nyo lamang ang inyong mga prediksyon.